Morning mga ka-checkmates. Kumusta? Happy gardening! Ngayong araw ay panibagong tricks na naman ang ating ituturo para sa ating mga petunia lovers. Alam nyo ba na itong petunia nito ay ating itanim noong August pa? At hanggang ngayon ay sobrang ganda pa rin at dami ng kanyang binibigay na mga bulaklak. Ano bang sekreto ko? Bakit ko napanatiling maganda pa rin ang aking petunia kahit na halos 4 na buwan na ang nakaraan? Isa sa mga sekreto ko kung bakit ko napanatiling sobrang ganda pa rin ang aking petunia kahit na 4 na buwan na ang nakalipas ay ang pag-trim o pagkakat sa mga stems nila. Maaaring ilan sa ating mga petunia lovers na hinahayaan na tumubo na para bang nagfo-flow ang kanilang mga petunia. Tumutubo sila on its natural way. Dahil dito ay tumutubo ang kanilang mga petunia na kung saan-saan. Hindi nila kinakat. Gusto ko rin 'to na mangyari sa iilan sa aking mga petunia. Pero dahil ang mga petunia na ito ay nakalagay sa paso at nakalagay sa taas ng aming bahay, gusto kong ma-maintain ang kanilang laki. Gusto kong ma-maintain ang kanilang height, ang the way na pagtubo nila, at ma-maintain ang dami ng mga flowers na tumutubo. It's all about preference. Depende na yon sa gusto mo. So, ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-trim sa mga petunia para mas maganda sila tingnan sa mga paso kung gusto nyo na ang yung mga petunia ay tububo ng katulad ng sa akin na nakatrim. So, kung napapansin nyo, ang petunia na ito ay may matatabang dahon sa dulo ng kanyang paso at patuloy na naninipis o nagtithin ang kanyang mga dahon habang siya ay lumalaki o tumataas. Ibang-iba siya dito dahil itong ating petunia na ito ay atin ng tinrim. At wala ka nang makikita mga maninipis na mga dahon. So, ang manipis na dahon na yon, yun ang ating ikakat. So, ganito ang tamang pag-trim. So, maghanap ka ng ito. Tingnan nyo. Dito mataba, diba? Mataba yung mga dahon. So, habang siya ay tumataas, ay parang lumiliit ang kanyang mga dahon. So, kumuha ka ng gunting at ito ang ating ikakat. Tingnan nyo pa to. Ito, mataba siya tapos habang tumataas ay parang nang numinipis ang kanyang dahon. Yun ang ating ikakat. Saan ba yung gunting ko? Wait lang. To ikakat natin to. Medyo sayang siya sa umpisa pero ang result nito ay sobrang ganda. Ayun, habang tumataas siya ay lalong numinipis ang kanyang dahon. Ikakat natin to para yung naiwan na stems doon magkakaroon ulit ng mga stems. So, yun. Nakuha na natin to. Ito, i-cut pa natin to. Yun. Cut ka. Ito pa isa. Yun, tingnan nyo. Sayang siya, pero maganda ang result nito kapag kinat mo na. Ito pa. Wow! Ano to? Swerte! Yay! May seeds na tayo. Ito, ikat natin to. Meron siyang 3 mga bulaklak. Pero dahil luminipis na kanya mga stems, ay ikakat natin to. Yan. Ikakat natin. Gusto ko sana ikat itong nasa dulo, pero wag na lang siguro kasi mataba na yung dahon niya. Ito, ikat din natin to. Yun. Cut ka. So,
kunin nyo yung mga petunia nyo at tignan kung merong maninipis na mga parte ng petunia. Ito ay isang paraan para mas lalong lumago ang inyong mga petunia at hindi sila maging parang kagubatan na, dahil ang gusto ko sa aking mga petunia ay trim sila at manageable ang kanilang laki, dahil ang mga petunia na ito ay nakalagay sa aming taas. So, yun lamang po sa araw nito at sana ay manatutunan kayo sa aking video. Maraming salamat. Happy gardening. Bye-bye.